mga kaigan, dahil summer na at walang pasok, narito ang mga patok na mga lugar na sulit sa adventure para sa inyong family summertime bonding. Ang pakpapak na balita niyan ay hatid sa atin ni Samantha Rich Lanzadel. Gusto ko nang gumala at makakita ng mga hayop na hindi matatagpuan sa Pilipinas. Nakakabagal kami dito sa bahay mo. Balik na ako ng cellphone. Gusto ko na lang maligay sa ngayon. Hi. Bakasyon na, wala pa rin plano si na mama. Gusto ko sana pumunta sa lugar na kung saan sagana ang mitolohiya. Isa ang Kenya sa mga dinadayo na lugar ngayong summer. Kaya kung gusto mong maglakbay sa mitolohiya, check na check sila rito. At kung gusto mo namang makakita ng mga hayop na hindi basta-basta natatagpuan sa Pilipinas, pak na pak rin sila rito. At kung gusto mo namang mag-enjoy at maligo sa maginaw na mga beach at pool, pasok na pasok ito sa standards mo. Sana ako din pasok sa standards mo. Charot! Kaya ano nang hinihintay mo? Arat na sa lugar na para sa iyo, para sa akin, at para sa Kenya! Kenya! Here we go! Ladies and gentlemen, we have just landed at Jomo Kenyatta International Airport. Kenya Airways welcomes you to Kenya. On behalf of your flight deck crew headed by Captain Plasabas, with First Officer Lanzaderas and the rest of the team, we thank you for choosing Kenya Airways, your airline of choice. Wow! Ang ganda naman dito. Pasok na pasok talaga sa mga hinahanap natin. Eh kaso wala naman tayong mga kakilala dito ah. Paano tayo lilibot? Shika mong madlang people, Gina Langoni, Elisha, at ako ang magiging tour guide ninyo for this trip. Ayos! Hello, Elisha! Ay, paano ba mag-hello sa Kenya? Madali lang iyon. Ang sasabihin mo lang ay shika mo or hello. Shika mo, Elisha. Oh, ano? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at simulan na natin ang ating tour dito sa Kenya. To formally open our Kenya tour, I would like to properly introduce myself. I am Elisha and I will be your tour guide for today. Isang malaking karangalan ang mailibot kayo sa magandang paraiso ng Kenya. Pagkatapos ng ating tour, inaasahan na malalaman natin ang mga sumusunod. Ang mga tourist spots ng Kenya, kanilang mga pagkain, pananamit, mga tradisyon, kultura at paniniwala. Para sa ating mga kaalaman, ang Kenya po ay nakapaloob sa Eastern Africa na kabilang sa mga sangay ng kontinente ng Africa. Ito ay konektado sa mga karatig na yamang dagat at yamang lupa kung kaya't sila ay naituturing na home of the wildlife animals tulad ng mga leon, elepante at rhino. Ang Nairobi ang kanilang capital city. Swahili ang kanilang lingwahe at English naman ang kanilang itinuturing na pangalawa. Pauna pa lamang yan, kaya't kumapit ng mabuti dahil itutungo ko kayo sa Wonders of Kenya. Narito ang iilang mga tourist spots na maaari ninyong puntahan ngayong summer. Ika nga, you only live once, kaya tara na, pumunta na sa Amboseli National Park. Habang humahanga sa ganda ng mga hayop, maaari din kayong tumingala sa kalapit na bundok nito, ang Mount Kilimanjaro. At kung gusto mo pang dagdagan ang iyong zoo experience, maaari ka ding pumunta sa Maasai Mara National Reserve para makamit ito. Isa rin ang Lake Naivasha sa pinakakilalang tourist spots dito sa Kenya dahil sa malaberde nitong mga dahon at mga puno. Kung gusto mo namang magpahinga muna sa mga hayop o sa iyong zoo experience, maaari ka rin mag-enjoy, mag-chill at magpalamig dahil sagot ka ng Malindi Beach. Humingang malalim dahil meron pa tayong isang destinasyon. Kung gusto mo namang alamin ang kasaysayan ng Kenya, maaari kang pumunta dito sa Karen Blixen Museum sa Nairobi o ang kanilang capital city. Tapos na tayo sa mga lugar, ngayon ay tutungo naman tayo sa mga pagkaing magbubusog sa ating kasiyahan. Unang-una sa ating listahan ay
ay ang mandazis o ang karaniwang donut ng Pilipinas. Ito ang isa sa mga tradisyonal na pagkain ng mga Kenyans. Kung ang Pilipinas ay mayroong bibingka at suman, ang Kenya ay mayroong ugali. Ang pagkain ito ay karaniwang gawa sa cornmeal. Familiar ba ang pagkain ito? Maaring ito ay familiar o hindi familiar sa inyo. Ngunit ang chapati ay isa sa mga pinakakilalang pagkain na pamalit sa tinapay. Ito ay sagana sa mga bansang India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Arabian continent at East Africa kung saan nakapaloob ang Kenya. Ito ay gawa sa wheat flour kung kaya't ito ay madali lamang gawin at magaan lamang sa bulsa. Ang pinakahuli ay ang githeri o ang mutheri. Ito ang isa sa mga tradisyonal na pagkain ng mga Kenyan na kadalasang tinatawag rin ay one course meal. Ang pagkain ito ay produkto lamang ng mga beans ng anumang uri at pinaghalo-halo. Kumapit lang kayo dahil nandito na tayo sa ating panghuling destinasyon na kung saan ay papakita ang paniniwala, tradisyon at kultura ng mga Kenyans. Isa rito ay ang pag-inom ng beer sa halip na tsaa. Ito ang kanilang iniinom upang maibsan ang kanilang uhaw. Nariyan din ang kanilang tradisyon na kung saan ang paggala tuwing mayroong okasyon tulad ng Pasko, Bagong Taon at iba pa. Ngayong nalibot nyo na ang Kenya, ano ang inyong masasabi? Sobrang ganda dito, kaso mamimiss ko sila mama. Eh, dito na lang kaya ako manirahan. Anong manirahan? Hoy, gumising ka na, ang himbing ng tulog mo. Ano yun? Ah, di ka pagigising ha? Hay Kenya! Hay nako, tulog mantika ka talagang bata ka. So, panaginip lang yun? Ano? Di ka pa bababa? Ah, ito na po, mapapunta na po. Ay, sana naman maging totoo yun.